paliwanag mo tungkol sa leksyong ito. Bakit hindi mo ihayag sa mga tao? Opo. Saan mo ito kinopya? Opo. Tsaka nais ko pong manawagan sa mga kasama po natin sa ADD po. Alam niyo mga kapatid, ito pagbubukas lang ng tapatan lang ho tayo. Kayo ba talaga'y alam niyo yung paksang ito ng banal na halik? O baka naman ang alam niyo lang e talata, alam niyo yung sitas? Yung bang tinutukoy sa awit 85-10 na kapayapaan ng wika at katotohanan naghalikan? Yan ba ang tindig nyo na yung banal na halik? Naghahalikan yun. Opo. Ay, kaya, mga kapatid, alam ko na alam nyo na ito, hindi pa ito pinapaksa ni Ginoong Soriano. Kaya sana, kayo mismo magising. Kasi kung yung ilang miyembro po ni Ginoong Soriano, kapag man ba may kausap na Iglesia ni Cristo, lagi tinatanong yung banal na halik. Paano pag ang alam nila? O, sige nga, itinig mo ito, Ginoong Soriano. Nakanong ka namin. Itindig mo, awit 85-10, yun ang banal na halik. Itindig mo. Hindi kayang sagutin ni Ginoong Soriano yan. Liban na lang kung kukopya na naman siya ng aral. Malamang. Saka naalala ko ulit dun sa nangyari dun sa Bible Expo niya. Are you a member of the Roman Catholic Church? Are you intrigued or challenged by clever questions and malicious accusations from the enemies of the church? Bakit hindi nag-aasawa yung mga pari? No, bakit po ba tayo mga Katoliko gumagamit? Bakit po ba gumagamit ang mga pari ng insights? Bakit po may pista prosesyon ang mga Katoliko? Bakit ba paulit-ulit magdasal ang mga Katoliko? All your questions will now be answered and all your doubts cleared. Featuring the two prominent Roman Catholic apologists of the Philippines, Attorney Marwil Liasos of the Order of Preachers and Reverend Father Abe P. Arganiosa, in a dynamic tandem to explain and defend faith and to guide us all to know the truth. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay ng Know the Truth dito sa TV Maria, na totoo po namang namamayagpag ngayon sa himpapawid dito po sa palatuntunan ng TV Maria. Ito po si Attorney Marwil Liasos OP. Makakasama po natin sa araw na ito, pangalawang pagkakataon po na makakasama natin ang ating kapatid na walang iba kundi si Brother Alfie Angeles. Magandang araw po, kapatid na Mars. Kayo din po. Muli, magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay ng palatuntunang ito. At nakakadalawang beses na ho na makakasama natin si Brother Alfie, kasi nung una ay kanyang tinukoy po yung kanyang karanasan bilang isang Katoliko na lumipat sa ibang sekta ng reliyon at naanib nga doon sa samahan ni Ginoong Eliseo Soriano na mas kilala sa tawag na dating daan. Mamaya lamang po, pag-uusapan natin kung paano naman siya naging kabahagi o kaanib ng Iglesia ni Cristo at ngayon nga ay nakabalik na sa kanyang tahanan. Walang iba kundi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang tanging iglesyang tatag ng Panginoong Heso Kristo. Ang ating palabas po ay mapapanood Lunes hanggang Linggo, 6:30 ng umaga, alas 3 ng hapon at alas 11 ng gabi. At ito po ay matutunghayan ninyo sa mga channels na inyong nakikita ngayon sa TV screen. Sa ating pagbabalik po, makakasama nating muli si Brother Alfie Angeles. At tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang Know the Truth dito sa TV Maria. Gaya po ng aking pinangako, sa pangalawang pagkakataon makakasama natin ang ating pinakamamahal, Brother Alfie Angeles. Muli ay magandang araw po kapatid na Mars sa ating pong mga taga-subaybay sa palatuntunang ito. Alam mo, napakaganda ng reaction ng ating mga taga-panood. Ano? Pinuputakti tayo ng mga komento sa ating Facebook account mula nung maipalabas yung iyong karanasan nga, lalo na nung ikaw naanib ng dating daan. Ngayong araw naman, pag-usapan naman natin kasi hindi naman natapos doon sa samahan ni Ginoong Eli Soriano ang iyong paghahanap ng katotohanan. Ika nga, ikaw din pala ay naanib sa Iglesia ni Cristo na tatag naman ni Ginoong Felix Manalo noong 1914. Opo, tama po yung kapatid na Mars. Gaya po ng aking naibahagi na nung una, ay naging kaanib po ako sa samahan ang dating daan.
ng panahon po na nagpasya po akong umalis doon sa kanilang samahan, ay ipinasya ko po na kasama ng mga naakay ko noon sa samahan ang dating daan, iaalis ko sila sa pananampalatayang yon, at kung saan nila maibigan na pumunta, ay bahala sila. Kasi ang paniniwala ko noon ay wala na, pare-pareho na lang ang mga reliyon sa mundong ito. Bahala sila, sila na ang balang managot sa Diyos. Basta tatanggalin ko sila doon sa samahang ang dating daan. Ika nga eh, pera-pera na lang ang labanan, ano, at pare-parehas naman sila. Eh ano ba itong naghikayat sa'yo na nakita mo sa loob ng Iglesia ni Cristo? Kung kaya ikaw ay lumaon, ay napaanib sa kanilang samahan. Opo, at naibahagi ko na rin po nung una, kapatid na Mars, na humahanap po ako ng paraan, pinakamabisang paraan na alam ko na maialis yung aking pong mga naakay sa samahang ang dating daan. Sa pamamagitan po ng dokumento na ipinakita noon sa TV ng programa ng Iglesia ni Cristo, na kung saan doon po ay nakalagay yung pagtakbo sa senador, bilang senador ni Ginoong Eliseo Soriano, na iyan po ay kabawal-bawalan po ng samahang ang dating daan ng isang miyembro ay makisalamuha sa politika, sapagkat ang paniniwala po nila noon po ay bawal at masama ng isang tao ng Diyos ay makikisalamuha sa mga bagay ng politika. Kumusta naman yung pakikitungo sa iyo nung ikaw nga ay nakikipag-ugnayan na sa mga tao sa loob ng Iglesia ni Cristo? Opo, noon pong mga early January po noon, kundi po ako nagkakamali, ay nakipag-meet po ako doon sa tinatawag po namin Karomi. Ngayon, ipinakita niya po sa akin yung dokumento nung, na si Ginoong Soriano ay tumakbo sa politika sa bilang senador. Pero sabi niya, bago ko ibigay ito, sumamba ka muna. Mag-obserba ka. Ngayon, nung ako po ay sumasamba sa kanila, nag-oobserba po ako. Sabi ko, marami din palang itinuro si Ginoong Soriano, in fairness naman po sa Iglesia ni Cristo, na itinuturo ito si Ginoong Soriano, iba doon sa nakita ko. Taliwas. Taliwas po doon sa nakita. So, ibig sabihin, talagang napatunayan mo yung tahasang pagsisinungaling opo. Ni Ginoong Eli Soriano. Opo, napatunayan ko po iyon. Kaya sabi ko, baka ako, marami pa akong hindi rin nalalaman sa Iglesia. Baka, bakit kaya hindi ko bigyan ng pagkakataon na itong samahang ito ay makapagpaliwanag sa kanilang mga doktrina? Ikaw ba'y nabautismuhan sa loob ng Iglesia ni Cristo? Opo, ako po ay nabautismuhan dyan noon pong July 30, kung di ako nagkakamali, 2005. At saan ito naganap? Saang lokal? Dito po sa lokal, noon po kasi ay lokal ng Central ang tawag po, distrito po ng Central, doon po ako binautismuhan. Sa Central mismo, dyan sa Quezon City, no? Sa Diliman. Ano yung nagbunsod sa'yo na magpasya na ito na to, dito na ako ngayon na anib, ito ng katotohanan sa Iglesia ni Cristo? Siguro po ay kukwento ko po muna sa kanila, kapatid na Mars, yung proseso ng aking pag-anib po dyan. Nung habang nag-aaral po ako ng kanilang tinatawag na doktrina, may isang doktrina na nakatawag po sa akin na yung kaisahan ng Diyos, na kung papaano daw anya ang Israelita ay naniniwalang may isang Diyos, dapat ang mga Kristiyano din daw ay maniwala na mayroon lamang isang Diyos, na kung saan ito po ay pinatutunog nila na ang Katolisismo daw ay sumasampalataya sa napakaraming Diyos. Mayroon daw Trinidad, yun daw tatlo. Tatlo daw ang kinikilalang Diyos ng Iglesia Katolika. At maging ng dating daan. Kumbaga sa doktrina pong iyon, yun po ang nakapag akit sa akin na magpatuloy sa kanilang samahan. Kaya lang po, habang nag-aaral po ako ng kanilang mga doktrina, in-interview din po ako ng kanilang production staff. Napanood po iyon ng kanilang tagapangasiwang pangkalahatan, nung kanila pong head na yung nabubuhay pa po si Ginoong Eranio G. Manalo. At iyan po ay in fairness naman po sa samahang Iglesia ni Cristo. Napakabait po ni Ginoong Eranio Manalo. At pinangako ko po sa Panginoon Diyos, kung ako man po ay magsasalita, hindi po ako magsasalita ng personal laban sa KRD dahil wala po siyang ipinakitang masama sa akin. Pero kung pag-uusapan po ay doktrina, eh meron po akong maliwanag na paninindigan sa buhay ko. Iba po ang doktrina, iba po yung pakikisalamuha ko sa tao. Yung personal at doon sa doktrinal. Opo. At nabanggit mo nga na napanood ka ng production crew. Eh, sa pagkakatanda ko, lumalabas ka din noon sa mga palatuntunan ng Iglesia ni Cristo. Opo, at ako po ay binigyan po noon ng isang slot. Ako po ang naging isa po sa mga main host ng programang Ang Mga Nagsiali sa Samahang ang Dating Daan, na kung saan kami po ang umaatake laban kay Ginoong Soriano. Pinakikita namin yung mga aral, habang ang nagdedepensa naman po noon ay ang programa ng Ang Dating Daan. Na ako po kasi naniniwala, ito po ay
napag-uusapan din ho namin ng kapatid na Crispy Perez na kaya siguro kami na ilagay doon dahil alam ko, ako naniniwala, hindi naman talagang kayang tibagin ng Iglesia ni Cristo itong mga grupo ni Ginoong Eliseo Soriano na kung pagdating sa pag-uusap e Biblia, hindi nila kayang gibain. Kung kasi naniniwala po ako, hindi sapat ang kaalaman ng mga ministro ng andating daan para tibagin ang paniniwala ng iglesia ng andating daan. Sapagkat alam naman natin na wala naman silang sapat na experience na malaman kung ano talaga yung itinuturo sa loob ng dating daan. At doon nga sila nang nakakuha sa inyo ng pagkakataon na kayo'y gamitin. Opo. Sapagkat kayo yung mas may malalim na pagkakaunawa sa mga inaaral ni Ginoong Soriano. Sapagkat kagaya po ni kapatid na Alfie, mga minamahal, ay dati po siyang manggagawa ng ang dating daan. Tama po yung kapatid na Mars. At kami po ay tumagal nga po sa TV noon ng halos 2 taon. Na matagal din. Namayagpag po ang aming programa po noon. At doon ay nagpasya rin po ako na mag-aral ng pagkaministro sa kanilang samahan. So ibig sabihin, ikaw ay nag-enroll o nag-aral din doon sa College of Evangelical Ministry ng New Era University? Tama po yun. At ako po ay umabot ng hanggang third level ng kanilang... pag-aaral po. Konti na lang, ano? Konti na lang. Ilang taon ba dapat ang kanilang? Kumbaga sa mga pari natin, inaabot ng 10 taon para maging ministro ng Iglesia ni Cristo. Ilang taon ang guguguling mo sa kolehiyo para ikaw ay maging ganap na maordinahan bilang ministro ng Iglesia? Kung ang isang kariniwang kaani po ay papasok sa kanilang samahan, dadaan pa po yan sa tinatawag na parang pre-college. Mm-hmm. Then, preparatory po ang tawag sa kanila. Then, magsisimula mga po. Mga ilang taon yun, kapatid? Isang taon po isang yun. Taon. Then, yung proper na po, first year to fifth year. Pagkatapos po noon, ay gagraduate sila bilang mga manggagawa. Na mga sinasani na maging manggagawa. Pag sila po ay nakapag-graduate na, ay sila po'y manunumpa na regular na manggagawa. So, ibig sabihin, ministro na ng Iglesia ni Cristo? Bali, ano po? Hindi pa po. Bali, pagkatapos po ng pag-aaral ng pagkamanggagawa, oordinahan po muna sila para opisyal na matawag po ministro. Doon sila luluhod sa harapan ng punong pangkalahatan at papatungan ng kamay para sila ay maging ganap na mga ministro. Kay manalo lang pala sila lumuluhod. Ano? Opo. Ganun nga po. At bueno, so hindi mo ito natapos yung pagiging isang ministerial student, natapos ka no hanggang nasa third year ka lamang. Opo. Ano ang naging rason kung bakit hindi mo na ipagpatuloy itong hinangad mo sa iyong buhay na maging ministro ng Iglesia? Ang totoo po kasi niyan ay 10 araw na lang po ay ako po ay matatapos na at papaligta po ako ng next level. Kaya lang po, nagkaroon din po kasi ko ng tanong noon at problema din sa isang ministro na yun ay talagang kinwestiyon ko sa harapan ng kanilang konsilyo. Ano itong usapin na iyong talagang tinanong o kinwestiyon sa kanila? Medyo personal po ito, yung usapin na ito, tungkol po sa pagsisinungaling yung usapin pong ito. Kasi ako po naniniwala na kapag ka tayo sinasamahan ng Diyos, dapat hindi mamayani kailanman ang pagsisinungaling sa loob ng samahan. Pero higit po dyan, alam din naman ho ng mga naging classmate ko na noon pa man, meron na akong isang tanong na walang ministro ang nakapagpaliwanag sa akin. Bibigyan ko po siguro sila ng isang halimbawa. Ang Iglesia ni Cristo po kasi ay hayag na hayag o kilalang kilala sa paniniwala na tungkol doon sa tinatawag ng mga huling araw. Last days. Na ang paniniwala nila, ang mga huling araw daw ay nagsimula noong taong July 27, 1914. Yung taon ng pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo at ito'y narehistro sa pamahalaan ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Opo, kaya nga po kahit may mga libro po nagsasabing July 28 po ang simula ng World War I, tinututulan po nila yon. Ang niyayaka po nila yung July 27, 1914. Kaya lang po, meron po akong nabasa sa kanilang sitas na pinatunayan ko sa kanila na hindi nagsisimula ang mga huling araw noong July 27, 1914. At ito po ay nagsimula sa panahon pa lang po ng Panginoong Jesucristo. Mabuti po kapatid na marsayaan niyo pong basahin ko yung tinanong ko sa kanila. Sangguniin natin ang banal na kasulatan, kapatid. Opo, dito po sa aklat ng Ebreo, 1-1 hanggang 2. Ang sabi po, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito.
tukoy na tukoy nung panahon pala ng Panginoong Hesukristo ay mahuling araw na. E paano naman yung 1914, kahuli-hulihang araw? Nahuhuling araw. Nahuhuling araw. Eh, ilang kahuli-hulihan na ho ito. Apo. So, yan ay isa sa mga talagang question mo sa kanila. Ano naman yung naisagot sa'yo? Ano yung katugunan ng mga ministrong ito ng Iglesia sa kasama ang palad ko, yung isang inaasahan kong ministro ay pumanaw na na wala pong manggagawa ang nakasagot po nito ng tanong kong ito. Ewan ko lang ho, kung ngayon, baka sagutin nila dahil aaralin po nila ito eh. Yan nga po yung siguro ibabahagi ko rin pumamaya kung ano yung taktika ng ginagawa nila pag humaharap sa mga diba-dibate. Yan po. At iyan po, isa lang po iyan sa mga naging tanong ko tungkol sa kanila. Pero marami pa rin pong issue ng pananampalataya na talagang hindi nila nasagot hanggang ngayon. Magbigay tayo ng mga malakihang issue, lalo na sa mga usapin ng doktrina, na sa tingin mo ay sumasalangsang o tumataliwas ang Iglesia ni Cristo sa itinataguyod na aral ng banal na kasulatan. Siguro po, isa po dito, yung tatalakayin ko po, yung talagang pinakadahil po ng aking pag-alis yan, sa samahang yan, eh yung issue po ng lambong. Lambong. Po, yung belo. Yung belo ng mga kababaihan. Kasi that time po, parang napanood ko po sa TV na ibinabalik po sa Roman Catholic Church yung belo na hindi naman ibig sabihin inalis po, kundi muling ini-emphasize yung tungkol sa pagsusuot ng mga belo ng mga babae. Nananatili pa rin naman. Opo. Ngayon po, meron pong itong tagabasa ni Ginoong Soriano na si Ginoong Willie Santiago ay umalis sa kanilang samahan. Tama. Na ito, nagtayo siya ng kanyang samahan, nagturo siya na ang babae dapat nakabelo. Eh natatandaan ko noon, lahat ng mga pinanggalingan ko samahan, halimbawa ang Haligitsuha, yung Iglesia ng Diyos, pag nananalangin po sila, may belo. Sila Soriano naman po, pag nananalangin, may belo din. Ang paniniwala nga lang po nila sa belo, yun po ay buhok. Belo pa rin, meron pa rin po silang belo. Kaya sabi ko noon sa kanila, bakit tayo ngayon ay hindi nagbebelo, sabi ko sa Iglesia ni Cristo. Ang ginawa ko niya, pinatawag ko ako niyan, may nag-report po sa akin kasi na isang manggagawa na ako daw ay tanong ng tanong sa mga manggagawa, parang ang layunin ko lang daw noon ay hiyain ko mga ministro nila. Kaya ang ginawa ko nila, tanda ko po noon, Sabado, pinatawag yung kanilang member ng debating team. Doon ho sila, Brother Joe Ventilacion, si Caramel Parva, Michael Sandoval, maging yung isang researcher nila si Lito Ocampo, andun din ho ng pagkakataong yon. Oh, si Lito Ocampo na ilang beses nang napulbos ng Catholic Faith Defenders. Opo. Eh, tinanong ko sa kanila, kako, sabi ko, kasi siguro ho, hayaan din po ninyo, minsan pa magbasa po ako ng isang talata sa Biblia, kung bakit ko ho ini-insist na talagang sa tunay na relihiyon merong nagsusuot ng belo ang mga babae. Halimbawa, dito po sa unang Corinto 11:4-5. Ang sabi po, ang bawat lalaking nananalangin o nang huhula na may takip ang ulo ay niwawala ng puri ang kanyang ulo, datapot ang bawat babaeng nananalangin o nang huhula na walang lambong ang kanyang ulo o yung belo, niwawala ng puri ang kanyang ulo sapagkat gaya rin ng kung kanyang inahitan. Maliwanag po dito na mismo si Apostol Pablo, itinuturo niya ang paglalagay ng belo o lambong sa mga babae pagka nananalangin, halimbawa sa mga misa. Pero nung tinanong ko sa kanila, habi ko sa kanila, hindi niyo ako masisisi na ito itanong ko sapagkat lahat po ng mga pinanggalingan ko nagtuturo ng belo, pati Katoliko. At hindi lamang yan, ang ating mga madre ay nakasuot ng belo. Opo. At sila ay nagsasalita o nangangaral, nasuot po ang belo ayon po sa pinagutos ni Apostol Pablo. Opo. Ano yung kasagutan nila? Ito po, napakaganda po ng sagot nila. Ang sagot po nila sa akin, ang hirap kasi sa'yo, kapatid na Alpi, kung ano pa yung mga aral na dala mo noon hanggang ngayon, yung pa rin ang tinatanggap mo. Sagot ho ba yan na matino? No? Opo. So kumbagang tawag yan, argumentum ad hominem, no? Yung talagang personal na, o nga naman, baka dala-dala mo pa sa Iglesia ni Cristo yung mga natutunan mo nung ikaw ay dating daan pa. Ano naman yung naisagot mo sa kanilang pangangatwirang palso? Ang sabi ko sa kanila noon, kinausap ko si kapatid na Michael, sabi ko po, aalis ako ng kwartong ito na hindi nasasagot ang isyung yan. Sabi ko, salamat ka ako, binigyan niyo ako ng pagkakataon, pero maghihintay pa rin ako ng sagot. Kaya doon po ako nag-start na sabi ko, ayoko na, kako. Parang ayoko nang
parang nagsasawa na ako. Gaya ng binanggit ko nga noon, ayoko nang magrelihiyon. Mm-hmm. Sabi ko, di baling mananalangin nila ako sa isang sulok, mm-hmm. pero hindi na ako mananatili dito ka ako. Baka naman hanggang ngayon ay nag-aaral o nagsasaliksik pa yung debating team ng Iglesia ni Cristo at hanggang ngayon hindi pa masagot yung ibinigay mong katanungan. Ang totoo po niya, kapatid na Mars, nung panahong medyo magkaka-close pa po kami, kasama ko po ako ni kapatid na Crispy Perez na sinabihan po kami nila Brother Ramil Parba at nung kanila pong dati po ay head po ng research team na si Brother Lito Ocampo na maging contributor kami mm-hmm. doon sa kanilang debating team na ang gagawin po namin ng kapatid na Crispy, maggagawa kami ng mga tanong na yun po yung aaralin nila. Mm-hmm. Kaya nung marinig, nung sinabi ko po kay kapatid na Crispy yung sagot nila tungkol sa Belo, sabi ni kapatid na Crispy, hindi pa inuutusan tayong gumawa ng tanong. Eh, bakit magagalit ngayon sila? Na nagtatanong. Oo nga naman. Kaya yun po ang start na ako po ay magbasa-basa ulit ng Biblia at mag-reflect sa sarili ko kung ano baka kung nangyayari sa akin. Tuunin naman natin, pagtuunan naman natin ng pansin, yung iyong karanasan na kung saan ikaw ay bumalik sa iglesyang iyong kinamulatan. Walang iba kundi ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Paano ba nangyari ito? Kasi itong mga napasukan, mga anti-Catholic ito eh. Walang ginawa o sinabing maganda sa Iglesia Katolika, yung sama ni Eli Soriano, maging ang Iglesia ni Cristo. At wala silang ginawa sa kanilang mga palatuntunan, mag-broadcast mula umaga hanggang gabi ng mga pang-aatake sa ating banal na simbahan. At ito nga ay talagang natupad ang sinasabi ng propeta sa aklat ng mga panaghoy. Ganito po ang sabi sa 3:46, ibinukang maluwang ng lahat naming kaaway ang kanilang bibig laban sa amin. Ito talaga po ay walang ginawa kundi kaawayin o kalabanin ng Iglesia Katolika. Paano ka naman nagkaroon ng kaisipan na bumalik sa iyong iglesyang kinamulatan? Ang totoo po, kapatid na Mars, ang magazine po ng Know the Truth magazine ay malaking kasangkapan po ng Panginoon Diyos sa akin para muli po ako magbalik sa pananampalatayang ito. Yung Know the Truth magazine po na iyon ay ibinigay po sa akin ni nung kanilang ministro na si Ramil Parba. Para si Karamil na walang tamis, sabi nga sabi ng dating daan. Ano? Tatandaan ko po, sabi po nung si Baby de Jesus. Yes. Karamil yes, na walang tamis. Eh ngayon po, binigyan niya po sa akin yung babasahin iyon para aralin. Halimbawa, kung meron kaming maipoproduce na mga tanong para pag-aralan po nila. Kaya lang, habang binabasa ko po iyon, wala naman po akong maitutol. Wala akong maitutol, araw po yun ng Linggo na binabasa ko po iyon. Ang parang ganito po pwesto po nun, dito yung table ko, then mayroon po akong yung TV po nasa harap po namin. So, wala naman akong kakong maitutol, sabi, tama naman kako, tama. At that time, umi-air po yung palabas ng Sunday TV Mass. Sabi ko sa sarili ko, sabi ko, siguro kung hindi ako naging malikot ang utak ko nun, kung hindi ako kako basta punta ng punta sa kung saan sa ang reliyon, siguro baka pari na ako. Kasi tatandaan ko po noon, ang pangarap ko noon bata ko po ako, talagang maging pari po. Talaga namang kapuna-puna doon sa kalikasan mo, kapatid, na nais mo talaga yung usapin ng pananampalataya. Kaya hindi kapag nakakapagtaka na nung bata ka, gusto mo rin pala maging pari. Opo. At natandaan ko nga ho noon, nung pinadrawing kami ng teacher namin, kung ano-ano niya yung gusto mo, paglaki mo, ang drawing ko po ay isang pare. Wow. Yan po ang inano ko po. At hindi pa naman nalalayo sapagkat ngayon na isa ka ng seminarista. No? Talagang, ano yung nagkumbinsi sa'yo na eventual, nasabi mo, nanunood ka ng Sunday Mass sa TV habang inaaral mo yung Know the Truth magazine ni Father Paul Kay Parambadam. Mm-hmm. Ano yung sumagi sa iyong isipan? Ang una pong sumagi sa isipan ko po noon, sabi ko po, naalala ko po ang pangarap ko, kapangarap ko po noon na gusto kong maging pare. Sabi ko, ano baka akong nangyayari? Kasi parang dumating po, mahirap po kasi ipaliwanag eh, mahirap po explain. Sabi ko, ano ba itong nararamdaman ko ako ngayon na bakit, una andito ako sa Iglesia ni Cristo, tapos bakit ako magkakaroon ng ganung damdamin na, sabi nyo nga po, inaatake ng Iglesia ni Cristo ang Katolisismo na katuparan ng Antikristo. Sa demonyo. Opo, naalala ko po noon, nung panahong nagre-reflect po ako noon, naalala ko yung sitas. Siguro mababasahin ko po. Basahin natin kapatid para sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay. Dito po sa unang Juan 4:2, ang sabi po, dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos.
dapat po pala ang paniniwala natin, ang Panginoong Hesukristo ay naparitong nasa laman, hindi mismong laman nga. Kasi pagka sinasabi nating mismong laman nga, aba, antikristo tayo. Eh sabi ng Iglesia ni Kristo, ang Iglesia Katolika, antikristo. Pero naalala ko po, itong sitas na ito, parang sila pinatutungkulan. Kasi ang paniniwala po nila, si Kristo hindi Diyos. Si Kristo ay tao, ibig sabihin laman na. Laman po. Paano po magsasalaman yung dati ng laman? Opo. Walang kabulan ho, yung pangangaral na ganyan. Opo, kaya ang unang-una ko po naisip po noon, habang binabasa ko po yung Nodatot Magazine, i-contactin po yung isa sa mga distributor po noon para makipag-usap sa kanya. Sa St. Paul. Opo, sa St. Paul po. At nung nakausap ko po yun, doon po nagsimula ang aking pong pagbalik sa pananampalatayang Iglesia Katolika. Napakaganda naman ang sinasalaysay ng ating kapatid na Alfie. Nung mangyari yun, kapatid, ano na yung hinangad mo sa buhay? Nanatili ka pa ba sa loob ng Iglesia ni Cristo? Paano ka lumabas? Ano yung exit mo sa Iglesia ni Cristo? Ang totoo po nun ay, Linggo po kasi nun, nung makapagpasyap, nung maalala ko po yung pangarap ko po noon na gusto ko maging pare, hindi ko po muna sinabi sa aking magulang, sa aking nanay, tungkol po doon, umalis po ako. Pumunta po ako sa Quiapo, sa Quiapo Church. Doon po ako nangumpisal sa Quiapo. Pero hindi po alam yon, hindi po alam ng mga kapatiran po ng... Kasi siguro po kapatid, masabi ko po sa kanila yung kalagayan po namin doon. Pinatira po ako ng pamahalan ng Iglesia ni Cristo, mismo doon sa loob ng New Era, malapit po sa New Era University. At kami po, lahat po nung paglabas po namin, pagpasok po namin, nakarecord po doon kung saan kami pupunta. Kaya, nung pong panahong magpasya po ako na mangumpisal sa Quiapo, hindi po ako nag-register po noon. Hindi po ako nag-register. Sabi ko, may bibili lang po ako sa labas. Pero ang totoo po noon, lumabas po ako at ako'y nangumpisal doon sa Quiapo. Nalangin po ako, sabi ko po, kung hindi ko po alam kung ano nararamdaman ko, kung ano ang naiisip ko, basta itulot mo kung saan mo ako dadalhin. Then, after po ng 1 week na ako po'y makapag-discern po noon, sinabi ko po sa nanay ko na, nanay, gusto kong maging pare. Eh, nanay ko po, dahil nasama ko rin po sa iglesia nanay ko, hindi naman po siya kumikibo dahil noon pa man po alam niya na gusto ko talaga maging pare. Sabi niya, eh ano ang mangyayari sa'yo ngayon? Una, adya ka nagtatrabaho. Matagal ka dyan sa trabaho mo sa New Era University. So, anong balak mong gawin? Sabi ko, mabuti nanay, lumabas na tayo dito. Kahit kung kailangan mangupahan tayo, uupa ako. Basta gusto kong maging pare. Napakalaki din pala nung sakripisyo mo sapagkat nung nasa loob ka ng New Era doon sa Central, ano? Talagang provided naman yung pangangailangan ninyo. So talaga yung paglabas mo ay may kaakibat na patatawag nating economic suffering. Opo. Ang totoo po nun ay ginagawa ko po yung pagtakas every Sunday. Sa loob po ng isang taon. Nangyari po yun ay... Eskapo. Opo, sa loob ng isang taon. February 2011 po noon. November 2011 po, nag-start po ako na nagsisimba sa Quiapo every Sunday. Minsan nga po, parang nadudulas ako sa mga kasama ko sa opisina. Alfie, ano ba na ginagawa mo sa Quiapo? Pagka ano? Ay, kako bumibili ko doon, ng mga CD doon sa Quiapo. Pero ang totoo po noon, kaya po ako pumupunta roon para magsimba sa Quiapo. Inilihim mo ito sa kanila. Anong kadahilanan? Kasi po, una, dahil ako po ay nakilala din sa television na hindi naman po biro-biro na ako ay parang image din ng Iglesia ni Cristo noong araw, makikita nila ako nagsisimba sa Quiapo. Parang kasiraan ako sa kanila. At eventually, nagpasya ka ng lumabas. Paano nangyari ito? Apo, kinausap, after po 1 year, kinausap ko po yung nanay ko na sabi ko, nanay, mangupahan na tayo sapagkat gusto kong ituloy yung aking pong hangarin na ako'y maging isang pare. Kaya ang ginawa ko po noon, nangupahan po kami ng nanay ko doon sa Burgos, sa Rodriguez Rizal, bumalik po kami doon. Pero tuloy pa rin po yung pagtatrabaho ko sa New Era University. Nung ako po ay nakalabas na, nag-apply po ako doon sa Our Lady of the Angels Seminary, na doon po ako kumuha ng examination ng pagpapare. At nung ako po ay makapasa na, nag-file po ako ng resignation. Kaya lang hindi po ako pinayagan kasi dahil February po ako nakapasa po noon. So naghintay pa ako na hanggang May na sabi ko, sige hanggang May, magtatrabaho pa ako sa New Era. That time po, nag-resign na po ako sa New Era. Doon, nagtatrabaho ka sa New Era? Anong trabaho mo? Trabaho ko po sa New Era University ay isa po ako sa mga admin staff ng College of Nursing at naging facilitator din po ako ng NSTP. Sa College of Nursing po, ako po yung kadalasan po nag-encode ng grade, nag-edit ng mga exams, mga clerical staff po ang
ginagawa. Ginagawa ko puro. So, nag-resign ka at nung Mayo, pumasok ka na sa seminaryo ng Our Lady of the Angels Seminary. At hanggang ngayon, nandun ka. Opo, awa po ng Panginoon Diyos eh. At talagang tinaliktan mo na ang Iglesia ni Cristo at ikaw ngayon ay bumabalik sa inang simbahan. Masasabi mo ba, Alfie, that love is lovelier the second time around? Yung una ko, hindi ko ma-experience ko. Ano ba ibig sabihin nun? Nung ako po'y bumalik sa Iglesia Katolika, doon ko po nasabing, gagamitin ko na yung termino ni kapatid na Crispy, finally, I'm home. Ah, tama. Kumbaga, tama po yung sinasabi po ninyo na mas masarap na nasa pangalawang pagkakataong ko nasa bahay mo. Kasi mas na-appreciate mo ngayon na dati kasi parang Iglesia Katolika, parang kumbaga sa akin, dinadaan-daanan ko lang. Ngayon ko na-appreciate ang Iglesia Katolika nang makita ko yung paninira ng iba't ibang relihiyon. Sabi ko nga po noon, narinig ko na sinabi na isang pare, ang Iglesia Katolika, sa tuwing siya ay inuusig, ay lalong nagniningning. Yan po ang pinanghawakan ko. Kaya, ipapasalamat po ako sa Panginoon Diyos sa dami ng pinagdaanan ko. Salamat po sa Panginoon Diyos ay nakabalik po ako dito sa Iglesia Katolika. At ikay mananatili na sa pagiging Katoliko at hangad namin ang iyong paglalakbay na mas lalo pang lumawig ang iyong pananampalataya at yung hangarin mo maging pare. Manawagan ka sa ating mga tagapanood, sa mga gustong tumulong sa iyo sa pamamagitan ng kanilang mga panalangin at ng kung ano pa mang tulong ang maibabahagi sa iyo. Kapatid na Alfie? Siguro po ang pinakamagandang tulong na mahihiling ko po sa ating mga taga-subaybay, lalo na po sa mga kasama po nating Katoliko, na idalangin po natin ang mga kapatid natin na hanggang sa mga oras na ngayon po ay nadidiliman. Kasi sabi nga, parang yung iba dahil sa nagiging ignorante, parang hindi nila alam, konting sabi ng isang mangaral, sasama ka agad sila. At yan po kasi experience ko. Siguro po, bago ang isang bagay na natutunan ko, bago sana tayo magpasya, o kaya merong may nagsabi sa atin, may nagsalita sa atin, mali yan, tama ito, siguro wag lang natin ang pakinggan yung sinasabi ng isa. Kailangan marinig din natin yung side ng Iglesia Katolika, saka tayo magpasya ngayon. May huli akong katanungan sa iyo. Nung ikaw ba ay nakabalik na sa Iglesia Katolika, masasabi mo bang nalaman mo na ang katotohanan? Have you known the truth? Opo. Siguro po. Kaya ngayon po, isa po, yung ako po ay nakabalik sa Iglesia Katolika, isa po sa pinangarap ko kapag ako anya ay maging pari na, yung ginagawa ng know the truth, yan ang gagawin ko rin. Sinasabi ko na ako ay magiging parang magtatatag na isang charismatic group defend ng Catholic faith. Kasi kung katotohanan at katotohanan ang pag-uusapan, merong iba kasi nakuha, kumbaga sa ano, konting katotohanan nakuha ng dating daan, konting katotohanan nakuha ng Iglesia ni Cristo. Pero yung kabuuan ng katotohanan, hindi nila nakuha. At yun ay nananatili sa Iglesia ito, sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Maraming salamat sa iyo, kapatid na Alfie, at isa naman pong napakagandang pagtatanghal na kung saan nakita na naman pumuli natin ang maningning na katotohanan, ang buong katotohanan dito sa loob ng Iglesia Katolika. Ako po si Attorney Mar Villasos na nagsasabing alamin natin ang katotohanan na siyang magpapalaya sa atin. Be
finally, I'm home.